my God. Another one. Come on, Jerry Damian. Oh. Oh my God. Oh my. Oh my goodness, the big bro. It's Mega Raptor Page Official is here again for another reaction video and of course commenting. So for today, we're gonna react to the fresh episode 6 of a Taiwanese BL Weeb drama entitled Papa and Daddy Season 2. This is produced by Gaga Olala Original together with the two lead Taiwanese actors. We have Melvin Sha and Choi Muhan. And also you can visit original content on Gaga Olala app and also website. The link is on the description box below. So by the way, I don't wanna talk too much longer because I am very excited to watch this Taiwanese BL drama. So let's find out, let's see what's gonna happen for this episode, especially for the two lead characters. We have Damian and Jerry. And of course, later I will give my honest reaction and commentary for the 6th episode of Papa and Daddy Season 2. But before that, don't forget to subscribe our YouTube channel and of course, like and share. So without further ado, let's begin. Okay, so there we go, the fresh episode 6 of Papa and Daddy Season 2. And we have Jamie, Kai Kai on the side, yeah, and we have Jerry and Damian. She's happy now. They all call me Jimmy Brown now. Jimmy, Breakfast. I gotta go. Breakfast? 你现在不正在吃吗? 对啊,你下次早点跟我说,我就不用帮你准备了。不然你待会吃不下吧? You kidding me? 我还长大,我可以吃二份,没问题。 早餐 is for my family. 早餐是给你们的。 嗯哼。 Oh my God. Another one. Come on, Jerry Damian. Oh. We have no one. Oh, nice idea. Nice idea, Jerry. To inspire everyone like this, diba? Na as a couple. Yeah. Okay.
推出的全新内容男子四人宿舍，影片将会带来我和我最爱的家人日常中的点点滴滴，希望带来男子味很重的日常。首先我要先跟大家介绍我的另外一半啊。Hello， 大家好，我是 Damian， 我是杰里的另外一半。我相信，我知道应该有很多人会被我吓到，但是我都快30岁了，我不想再隐藏了。我喜欢的是男生，他是我的另外一半，我生命中最大的礼物。Oh my god！ 怎么认识的 ？Damian 他呢，一开始就疯狂追求我，明明就是你去我餐厅访问我的时候爱上我吧。好了，我承认，我一开始采访他的时候心里就小鹿乱撞，后来他被我的花莲名产给打动，于是呢，我们就天雷勾动地火的相爱了。Damian 他一直想要一个宝宝，所以在我们交往的第二年，就在美国透过代理孕母生下了凯凯。Oh, Kaikai was so cute. But wait, where is Jamie? 我的爸妈从一开始的不谅解到现在的完全接受，这部分的内容我之后会再跟大家提到，请大家不要说我会吗？Ah, okay. The parents are about Jamie. 你都想把我气死是不是？你开频道这个事情还要隔壁的阿姨告诉我，我才知道。我以为你可以接受啊，而且那些朋友将来不会看 YouTube。 这些事情都还没有跟亲戚朋友说，你叫我跟你爸出去怎么面对人啊？但总不可能瞒一辈子吧，公开是迟早的事，这样躲躲藏藏的对凯凯也不好啊。我不管，我不准你开这个频道。所以你所谓的接受是关起门来的接受吗？凯凯跟我们可是天天面对外界，我们没有什么好怕的。自己家里的事为什么一定要告诉所有的人都知道呢？因为我很骄傲，我们的家很幸福。你做事情太不考虑后果了。有什么后果我自己承担。Oh my god，Oh, oh my god. 继续说啊，继续说啊，走，你不爱我，没事，Hello， 你在干嘛？你在看什么？我在看网友给我们的留言啊。真的吗？你看，大家都说你好帅。Wow. Oh.Very successful, and you can see, mas lalong bumoom yung kanilang channel, and of course, kaliwat ka ng guesting. This is bad news. 我告诉你，这就是我的道德规范，我绝对不会容许我的事业体跟同志沾上边的。Hey, what's wrong with you? 你可是我最大的投资者，难道你不知道我从一开始的 Verso， 我主打的巅峰就是同志友善，而且来来往往的主要客户群也是同志朋友。我相信你之前也是看中了我们的
的分红经济效益再来投资啊。你仔细听好，同志友善是一回事，店主公开出柜这又是一回事，这就是原则，你们太超过了。To be honest, very successful yung ginawa nilang new account, or I mean new YouTube channel. Kaso nga lang is maraming problemang kinakaharap nila. Okay? So, for example, the business of Damian, di ba? Yung mga investor, ayaw nang tumuloy mag-invest dun sa business ni Damian because of the, you know, the video, the YouTube channel of Jerry and Damian. Because of... Oh my God. There's a lot of problem. Naapektuhan na rin si Kai Kai. Me too, I like Kai Kai very much, and also Jamie.
事情，为什么不事情过程呀？你事情那么多，他也三心啊。虽然说做这个要做什么吧，要跟他走出去。Oh my god.I think he likes Damian, this guy. Diba? I think he likes.Yeah, I think he like. He, see? Oh my. No. Oh my god. What's going on? I'm just sorry, I forgot the character's name for this guy. Oh my god. Wait.Oh my god, this is the big bro! Okay, so that's all for our reaction video for today of the fresh episode 6 of Papa and Daddy Season 2. Again, this is produced by Gaga Oolala Original together with the two lead Taiwanese actors. We have Melvin Sha and Choi Mohan. So this time, magbigay tayo ng komento o kung sa ating napanood for this episode. So anyway guys, at nasabi ko nga sa inyo kanina na yung paggawa ng panibagong channel or YouTube channel ni Jerry iAdvantage at saka disadvantage. Okay, so bago muna pala tayo magbigay ng commentary or komento dun sa advantage at saka disadvantage, pag-uusapan lang natin ng konti kung ano ba yung nilalaman dun sa panibagong YouTube channel ni ginawa ni Jerry. So ang nilalaman dun is, or yung content na ginagawa nila dun ni Jerry and also ni Damian is yung kanilang love life, kung paano nga ba nagsimula yung kanilang love life hanggang, of course, nagkaroon sila ng anak. We have Jamie and also Kai Kai. So pinakita din doon sa YouTube channel na of course yung pang-araw-araw nilang ginagawa sa kanilang buhay. Itong si Damian, si Jerry, kasama na din yung kanilang dalawang anak. We have Kai Kai and of course si Jamie. Okay, so we're talking about advantage. So yung advantage kasi dito sa ginawa ng bagong YouTube channel ni Jerry, which is very successful siya. Okay? Very successful rather. Kaliwat kanan yung endorsement na ginagawa niya, interview, lahat, pati pagmamodel, inimbitahan na siya. So super sikat na siya at talagang super nag-boom yung kaniyang YouTube channel na ginawa ni yung panibagong YouTube channel na ginawa ni Jerry kasama si Damian. So sa other side naman, yung disadvantage naman doon sa ginawa ni Jerry na panibagong YouTube channel ay naapektuhan yung mismong yung business na ginawa ni Damian. Okay, so it's a bar, di ba? Bar siya. So kasi yung mga investor hindi nagustuhan yung
hindi nagustuhan nyo, hindi nagustuhan ng mga investor yung ginawa na panibagong YouTube channel kung saan nga na nag pinapakita yung love life or nila Damian and Jerry. So yung mga investor hindi na tinuloy pag-invest kay sa company or sa mismong negosyo ni Damian. So yun yung problema ngayon ni Damian. Plus, yung time mismo ni Jerry sa family niya or kang Damian, of course we have Kai and Jemmy. So nabawasan na siya kasi nga mas naka-focus si Jerry doon sa mga sa kanyang mga ginagawa like mga endorsement, yung pag-interview sa kanya sa iba't ibang mga network. So yun yung disadvantage dun sa ginawa na or yung paggama ni Jerry ng panibagong YouTube channel nilang tawag nito nilang dalawa ni Damian. And then kanina din yung kansi naman kanina kung paano sila nagkaroon ng conversation sa isa't isa kasi hindi nga sila magkasundo kung anong gagawin dun sa kanilang YouTube channel. Kasi ang gusto ni Damian is parang i-terminate or something na burahin na lang yung YouTube channel na bagong ginawa kasi naapektuhan nga yung business, di ba? Naapektuhan yung business, yung mga investor nag-aalisan kasi nga ayaw nga ng mga investor na ma-involve sa may-ari na sa part of the LGBTQ. Diba? So, ayaw nang ganun ng mga investor. So, ang side naman ni Jerry is hindi niya buburahin yung kanilang YouTube channel, pero nakapag-decide siya na hindi na nalang isasama si Damian dun sa kanyang yung panibagong YouTube channel. Kaso nga lang, diba? Kasi yung YouTube channel nila is all about the love life nilang dalawa. So, sinusuportahan sila ng mga viewers sa mga subscribers nila dahil nagustuhan yung content na ginawa nilang dalawa. Eh paano yon kung di ba hindi na magpapakita si Damian kasi hindi na nga kasali, yun na nga yung decision ni Jerry na hindi na lang isasama si Damian kasi naapektuhan yung kanyang business. So yun, baka yung mga maapektuhan din yung YouTube channel ni Jerry, baka makipag-unsubscribe na rin yung mga tao kasi wala na nga si Damian. Kasi yung kaya nga pumupunta yung mga subscribers or mga viewers nila doon it because kanilang dalawa, we have Damian and Jerry. Kaso nga lang is nagkaroon nga ng problema doon sa paggawa nila ng bagong YouTube channel nilang dalawa. So hindi pa nila na-closure yung kanilang pag-uusap kanina, di ba? Hindi pa sila nagkaroon ng totally talaga na final decision kasi nga hindi sila magkakaintindihan sa isa't isa itong si Damian and of course si Jerry. So parang hindi pa talaga siya nagsaswak or yung hindi pa nila totally talaga na natatakled kung ano ba talaga ang gagawin nila dun sa YouTube channel. Kasi kung ibuburahin yung YouTube channel, maapektuhan itong si Jerry kasi syempre super sikat na siya, diba? So, and then dito, fast forward lang tayo guys ng konti kasi medyo kung pag-uusapan natin yung isa-isahin, so umahaba na yung ating pag-uusapan. So dito sa last scene kung saan nga, diba, I forgot the character's name of for this boy, pero umpisa pa lang dito sa Papa and Daddy season 2 na-anohan ko na siya na parang may gusto siya kay Damian. And you can see naman kanina guys na, diba, dito sa last scene kung saan ay na naabutan nga ni Jerry na hinalikan nung lalaki si Damian. So another problem. So hindi pa nga sila nagkaayos dun sa kanilang problema na about sa YouTube channel. So dumagdag na naman tong another problem nila about dun sa lalaki na yun kasi nga naabutan ni Jerry na hinalikan nung lalaki itong si Damian. And sa side naman ni Damian, and alam naman natin na sobrang lasing si Damian, di ba? So I think ang maaring sisihin doon is yung lalaki, di ba? Kasi pinatulan niya na lasing si Damian. So anyway, tingnan natin guys sa mga susunod na episode for the episode 7 ng Papa and Daddy. So sabi ko nga sa inyo na super ganda, super nice yung story ng Papa and Daddy kasi nagtatackle siya sa mga iba't ibang problema like sa mga LGBTQ community. So sobrang ganda, worth it yung pagbabayad natin for a VIP membership sa Gaga Oolala kasi sobrang ganda talaga ng story at saka napapanahon yung story ng Papa and Daddy. So I hope na nagustuhan nyo to guys ang ating reaction video for today of the 6th episode of Papa and Daddy. And please don't forget to like, comment, share, subscribe, click na rin pong notification bell para updated kayo always sa mga susunod kong gagawing reaction video dito sa ating YouTube channel. God bless everyone, keep safe, and thank you so much for watching. Bye-bye.